Well, first of all, for the day is yung audio branding o yung sonic branding. Ito yung paggamit ng mga jingles o paggamit ng sounds to promote or market a product or a service. At minsan ngayon, ginagamitan na ito ng digital sound format. So, yung ang components ng sonic branding is yung sound frequency, sound spectrum, sound equalization, sound panning, at saka sound mix. So lahat yon is a concept ng sounds o audio engineering. Pero ini-incorporate lang natin sa business. Well, pag sinabi mong sound spectrum, yun yung naririnig ng tenga ng tao. Ganun lang yung kadali. Yung frequency is kung ilang beses nagre-repeat yung sound pressure. Yung sound equalization is ina-adjust mo yung volume ng sounds para hindi siya nakakabingi. Yung sound mix is biniblend mo yung music, yung tunog. And yung sound panning is para makapag-create ka ng sound effect, may distribute mo yung sound. Sa halimbawa, kung malaki yung lugar, kailangan yung buong lugar na yun o yung buong auditorium na yun. Say for instance, yung Philippine Arena o yung Araneta Coliseum, dapat pag sound panning, buong Philippine Arena, buong Araneta Coliseum, maririnig yung tunog na pre-negosyo. So nakita natin sa McDonald's yung tit-tit-tit-tit, yung love ko to, di ba? Example yun ng sound branding. So yun ay example nun. O, ibang term doon is sonic branding. So yun, parte yun. Kaso minsan paggamit naman yun ng tunog. Or sabihin na natin jingles, mga kanta. Para i-market yung certain product o yung services. Di ba? Yung mga TV commercials, di ba? Yun ang example nun. Kung may mga jingle sila, ano na yun? Audio branding, sound branding, or sonic branding ang tawa. So, yun lang po ang ating first vlog sa araw na po. So, yun lang po.